Christopher Ege, Tatamer. Welcome back to Tatamer TV. So, wala tayong vlog. Wala tayong mapuntahan. Hindi pa ako naglagala. Meron din mga nag-request kasi na i-vlog ko daw kung ano yung nandito sa bahay namin. And since kakadating ko galing sa office, vlog tayo. January 12, 2021. Siyempre, panibagong taon. And so, kung makikita nyo, nandito kasi may baura namin. Ang special kasi dito, although marami na rin silang naititinda, ito yung mga lowland strawberries namin. Before lockdown, tatatlong piraso lang siya. Pero nito, dumami na. Kasi na-develop na ni Papa. Kung anong ginawa ni Papa, naparami niya yung mga strawberries dito. And kung makikita nyo, ito sila. Yan. Yan. So as you can see, may bunga. Ayan, may bulaklak na yung strawberries namin. Yan. O, ito. Ayan o. Actually, kaninang maga, kaka-harvest ko lang. And may mga nako, may nakain din ako. So, makikita nyo sa paligid namin, puro strawberries yan. Kaya ang tawag nga rito, Tatamer's Mini Strawberry, ay Lowland Strawberry Farm. So, itong strawberries ito, hindi naman kailangan ng malamig na klima para dumami. And ito, may bago na naman si Papang invento rito. Ayan. So, dati wala yan. Ngayon meron na. May iba na. So, ayan o. See? Daming bunga. Jam pack. Hintayin na lang ma-ripe o lumaki yan para pwede na ulit i-harvest. Ito, yan isang maliit kulay pula. Ayan. So, makakita nyo. Ayan. Yung strawberries namin. Oh. So, lasang strawberry na siya. Maasim-asim naman na miss na miss. So, interbihin natin si Papa. Tanong natin kung anong dahilan ng pagdami ng strawberries niya. Isya! Yun! Interbihin natin siya. Papasama na ko yung kanina ito. Yung punla mo. Strawberry. Sa Bakal Dos. Bakal Dos. Meron lang nagbigay ng tatlong puno. Tapos naparami namin, ginawa namin 20. Tapos dun sa 20 ang natira ay 12. Tapos after ngayon meron na siguro mga 500 pots ang mga kundan, mga 30-40% doon ay flowering. Bakal Dos lang pala galing to. Kala ko sa pack, sa kwan, sa kapintalan. So after retirement ni Papa, ito yung nasikaso niya, tama ba? Pagka-retire na pagka-retire ni Papa, ito yung nasikaso niya. And hindi lang strawberries yung nandito sa bakuran namin. Meron na din mga halaman na para sa mga plantito-plantita. So ang priorities lang ni Papa is yung strawberries kasi nga bibihira yung lowland strawberries dito sa atin. Akala kasi nila hindi mabubuhay yung lowland dito. So ito yung patunay na naparami nila yung lowland strawberries nila. Sabi nga ni Papa, nasa halos 500 na. Pwera pa yung mga naibenta namin. Actually ngayon, dagsa yung one, mga bumibili. Hindi namin alam kung saan nila na. Kasi ako, nagpo-post ako ng mga bulaklak or mga bunga. So siguro, pag sinare ko, may nakakapansin. Kung sino-sino nagchat-chat, katulad last time, taga, bungabon. Bungabong. Ayun, bungabon. Kumuha ng 70 na malalaki. 17? 70. 70 pieces, 70. Gagawin daw nilang attraction doon sa kanilang mini resort. So, Papa, yung sa kwan, yung sa strawberry mo, anong mga ginagamit mo para dumami? Yung ano? Oo. Yung puno? Oo. Okay. Doon tayo sa ano. Let's go. Ayan, papakita niya kung paano dumadami. So dito, meron tayong tinatawag na runners. Yan. Mas maganda yung runner kasi mas mabilis siyang bulaklak lumaki. So ito, meron kaming nakaabang agad na tumbler na meron ng ano, to. Yan. Tapos kiniklip lang namin siya sa lupa. Oh, meron kaming mga stick. Halimbawa ganyan na stick. Tapos kiniklip lang namin siya. Barbecue stick o kaya kawayan. Barbecue stick parang tugat. River clip, may ganun.
Okay na yun. So, yan, ganyan, ano, ganyan kami nagparami sa mga runners. Meron ding isa pa, suckers. Kaya lang, pagka yung suckers, nagkukuhan siya, nagwi-wilt dahil sa init. Siguro pagka tag-ulan, ay maganda-ganda. After namin, ano, tatanggalin na to. After 2 weeks na. Oo, after 2 to 3 weeks, tatanggalin na. Tapos dito na, ito na yung seedling tree. Ito, ayan. Ito na siya. So, dito na, ito na siya. Pag lumaki. Pagka lumaki ng lumaki, eh, pero ito, pwede nang ilipat sa mas malaking pot para doon sa rearing niya. Seedling bag na malaki. Yung ganito kalalaki. Either 5 by 5 by 9, kung gusto nyong hindi masyadong maano sa lupa, hindi masyadong maaksaya, or 6 by 6 by 11 or 10. 6 by 6 by 10 or 6 by 6 by 11. So, ganito lang siya. Ito, tinatransfer na namin siya. Tapos, anong ginagamit mong fertilizer? Paano yung process mo ng pagpapataba? Ang fertilizer, every 2 weeks, inilalagyan ko ng, ano, ng konti lang, parang pinch lang ng mga butil lang. Triple 14, no? Triple 14, no? Complete fertilizer. Pagkatapos, pagka nakita namin na medyo malaki-laki na yung kanyang, ano, yung stem, yung base niya. Medyo malaki na yung crown, yung tawagan, itong crown na ito. Ayan. Pagka malaki na yung crown, ito yung itinatawag namin crown. Yan. O kaya ito. Pagka malaki-laki na yung crown, nilalagyan na namin siya ng potas, yung 0060. Para ma-force siya na mamulaklak. Kasi yung potas is yung element ng fertilizer na nag-i-induce ng flowering. So, ganun siya. So, makita nyo lang, halos lahat dyan meron mga nagpa-flower. Actually, dito lang nanggaling yung mga kwan. Oh. Mga, yung, ito yung pinaka-kwan. Pinaka... Sa gitna, 12. Tawag na, pinaka-mother plant ni Papa. Yan, dyan. Dyan siya nagsimula magparami. So, yung mga nasa gitna na yan, yan yun. Tapos, afternoon, ayun nga, magsi-seedlings na sila. Then, pagkalipat, transfer dito. So ngayon, halos nagbubulaklakan lahat. Namumunga. Ayan. Makikita nyo. Ayan, may mga bunga. Yes, sir. Tapos, hindi lang to yun. Pati yun. Yun na, tinuro ko sa inyo kanina. Oo. Bali, ito yung workstation ni Papa. Ito. Anong yung sa lupa na ginagamit mo? Yung lupa, yung media na ginagamit namin ay yung binulok na ano? Kusot. Medyo bulok na iba. Kusot. Tapos merong sariwang kusot, pare 60% 'yon, 40% yung bulok, 40% niya ay soil o kaya yung so yung soil. Yung kwan, yung bulok at saka yung sariwang kusot, oh. 50-50, bali 60% 30-30 tapos saka 40% na soil. 30, yung 40% na soil, yung 20% niya ay pwedeng loam soil, yung kung saan lang galing. Diyan sa backyard. Tapos yung kung may meron kayong vermicast, mas maganda. So yung vermicast kasi binibili na lang namin sa PCC kasi meron nagpo-produce silang vermicast. So yun, sa PCC galing yung mga vermicast namin. And nakakatulong siya dun sa pagparami ng strawberries namin. So ayan, makikita nyo, may mga bulaklak. Ayan. Kung dito. Yung may mga bulaklak na dito, may mga bunga na, yan, bunga na yan. Yun yung may bunga na iba, napitas na dyan. Nakain ko na kaninang maga. So, yan. Ito, mga 3 months pa lang siya nakalilipat. From doon sa tumbler na plastic hanggang dito ay 3 months pa lang. So, 3 months, nagbubulaklak na, namumunga na sila. Halos lahat. Yan. Wala nang pagparkingan yung sasakyan ko dito eh. Actually, sa totoo lang, yung kubo na yun, parking talaga ng kotse yun. Yun yung unang parking ng kotse namin. Ginawang workstation ni Papa para dun sa strawberries niya.
So, yung kotse ko yun, nakabag... yung kotse namin nandyan lang. Hindi lang yun yung mga kwan dito sa bahay. Meron kaming tanim namin. Akopa. Ayan. Meron kaming strawberry, pero we are starting. Nag-start pa lang kami sa Illinois variety ng... Hindi pa masyadong maganda yung mga niya dahil maliit pa. Siguro mga 3 months pa lang din siya. O 3 months to 4 months pa lang na nakapat. Pero nakalagay sa timba. So, huwag kayong mag-alala na baka mamatay yung strawberries kasi hindi niya kailangan ng malamig na climate para dito. Kasi nga, lowland. No? Ang process na yung papa is yung pagdidilig mo pa. Yung pagdidilig ko ay umaga. Lalo, dati nun, isa lang. Dahil sa ngayon nga, hot weather pagkatapos, talagang matindang dalawa na. Isa sa umaga, isa sa hapon. Pero nagsishower kami ng tanghali dahil talagang makita mo, lumulukot siya. Pero ito, wala siyang, ano, wala siyang net. Ganyan lang siya. Meron kaming may net. Ayun. Yun. Doon tama sa mga... Actually, dito sila nagpipick ng bunga madalas. Kasi dito yung marami. Eh, may bago na naman siya, oh. May ipa na naman dyan. Kakakuha lang nila kahapon ng ipa. Wala na kaming tray. Wala na wala kami pampagawa. Wala na pampagawa. Kaya improvise. Ganito na lang. Yeah. Ganito na lang. Pero, nakikita nyo dito, iba ang bunga dito. Maliliit na marami. Oo. Iba ba yung variety malus, yan? Oh, hindi, parehas lang. Mas malusog lang. Oo. Pero hanggang ngayon, sinesearch pa rin namin kung ano yung variety na binigay. Kasi yung nagbigay sa amin, hindi rin niya ma-identify. Basta ang sabi lang niya sa amin, lowland variety. So marami tayong lowland variety na available. Hindi lang namin alam kung ano talaga yung... May honeyoy, may mga festival varieties. Hawaiian. May shoga na galing ng Japan. May... Hawaiian ba yun? Marami, pero ang common sa atin, limang klase. So, kung makikita nyo dito, yan. Yummy. Oh, jump ako. Yeah. So, hinihintay na lang nilang ma-ripe. Pipita sila naman. So, ito yung mga makopa. Ayan. Sabi siya, hindi lang strawberry. Hinihintay namin, baka March ito. Grafted yan. Hindi, Marcoted. Marcoted pala, sorry. Ito yung Illinois variety na nabili namin. Ano? Meron na rin mga bulak. Mulberry? Mulberry. Tapos, so, yeah. Yung sa nanay ko naman, sa gawin doon, yung mga bougainvillea, kung ano-ano, achuchuchu, achuchuchu. Mayana. Gon. Bougainvillea. Ayan. Ito yung sa kabila. Gumamela. Gumamela ni Papa. Chico ni Papa. Ni Papa. Nawala yung kwan, nawala yung paminta ni Papang. Namatay. So ayan. And Papa, sa mga gustong mag-alaga, ano ang yung kwan ma-i-recommend? Sa mga gustong mag-alaga ng strawberries. Strawberry. Kwan lang basta talagang tutok. Ang kwan kasi niyan kailangan nakatutok siya. Kumbaga yung pag-aalaga halos daily talaga iikot-ikot. Yung sa ano sa ang ginagamit talagang kung pupwede kasi marami mga bata na kumakain mga apo-apo na mga apo namin talagang gusto namin organic talaga siya. So meron kaming mga fermented fruit juice, merong oriental herbal nutrients yung nakukuha ko din sa YouTube. Ginagawa ko din, pero kung talagang hindi na uubra, kung talagang hindi na kaya yung mga pest na nandyan, gumagamit kami talaga ng mga commercial na ano, na mga insecticides. Pero yung mga ginagamit namin medyo mahal, pero wala siyang withdrawal. Halimbawa, yung ginagamit namin na insecticide, yung Exalt, available naman siya. Ginagamit sa onion, ginagamit din sa bagyo, sa cabbage. Pero wala siyang withdrawal. Hindi kagaya ng ibang insecticide na kailangan na 5 to 7 days. Hindi ba kakainin? Hindi mo pwedeng pumitas. Pero yon pwede. Kaya lang nag-iingat din naman kami dahil may mga bata. So yung Exalt na yon medyo pricey siya. Pero effective sa mga uod, lalo na sa mga so, ang maintenance namin, puro organic.
Tapos pagka talagang hindi nakaya, sarap pa lang kami bumakain. Yun. Yung fertilizer namin, organic siya. Meron kaming mga guano. Yung ipot ng ibon? Kalapa. Hindi, yung bats. Paniki. Paniki. Yun. Binibili-bili namin. So, ganun. So, actually, yung mga kinikita niya rito, pinanglalasada lang din niya. Yun yung mabibili ng gamit. And, ayun pala, trivia lang, siya po yung original na tatamar, hindi ako. Siya yung talagang tatamar. Eh, since idol natin si Airpod, edi gamitin natin sa YouTube. Siya yung original, siya yung senior na tatamar. So, ayun, overall, nakita niyo yung aming strawberry. And, gagawan ko na lang ng montage in 3, 2, 1. Namin kayo dito sa lugar namin sa maliit naming taming mini strawberry farm. And sa susunod, iba-vlog ulit natin si Papa. Gawin ulit na ng content doon naman sa paggawa nung kwan, nung soil, pating mix na kailangan doon sa lowland strawberries natin. So tuloy-tuloy to. Ito lang pa lang yung part 1. Siguro by next time at may magka-time ulit ako na interviewan si Papa. Doon naman tayo. Ito naman, ito yung workstation ni Papa. Actually yan, lahat bigla na lang nagsulputan dyan ng hindi ko alam. Bigla na lang tumubo-tubo yung mga yan. So ayan, sa susunod na video natin is papakita ni Papa kung paano siya nagmagawa ng lupa para dun sa lowland. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung paano daw, dapat gawin. Lalo na kanina may nagchat sa akin, marami raw sila strawberry, hindi nila mapabunga. So, ayun. So, ayun. By next time, dun tayo. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. Once again, this is Marcus for AK Tatamar. At saka si Tatamar Senior. Peace out!